Bali, bubuksan natin yung nabili kong GoPro 9. Ito ang aking unang camera. Aliregalo ko sa sarili ko to. GoPro 9, bagong labas lang to ng GoPro. So bubuksan natin yung GoPro 9. Yung box niya, maganda. Matibay. Di tulad ng mga unang GoPro na nakikita ko, nasa plastic. So ito, may sarili na siyang lalagyan. So, pwede mo nang bitbitin kung magta-travel ka. Titingnan natin loob. Kasama ng GoPro 9. So, as usual, ang kanyang manual. Okay, may sticker pa. Pwede. Sunod, ang Type-C cable para sa pag-charge. Ang battery niya. So, makapal ang kanyang battery. Nakikita ko sa ibang tutorial na yung mga previous na GoPro daw eh, mas manipis. Ito makapal. Makapal siya, guys. Ito naman. Okay, para sa naka 3M adhesive tape para sa helmet to mount ng helmet. So, kung halimbawa, mag-motor ka, ilalagay mo lang to sa taas ng helmet. Ito yung ididikit. Tatanggalin mo lang to. So, ipapasok natin. Ganito lang. Angat mo lang to. And then push. Angat. At saka, itulak lang. Papasok. Yun. Yan. Lock mo na. Yup. Ito yung kanyang. Dito ito nilalagay. If ipapasok mo na yung GoPro, yung camera mismo. So, yun. Ang sunod ay ang ito. Ito na. Yung GoPro Hero 9. Lock. So, ito yung on and off button niya. Ito yung shutter. Makapal siya, guys. Ito yung sa lagay ng battery niya. So, ang pagbukas, i-push mo lang to. At, ayun. Yep. Ito yung sa Type-C, sa charging niya. At dito ilalagay yung SD card dito sa side na to. So, itong GoPro pala, pwede siya underwater hanggang 30 feet. So, once na gagamitin nyo pala to, be sure na nailock nyo ng mabuti tulad nito. Dito. Baka nakaawang. So, kung halimbawa naka-plastic pa siya, yung cover, pwede hanggang 60 feet. Ito. Voice control na rin pala ito. 9. 33 feet. Ito. Voice control. So, pwede mo na siyang i-command. Kung mag-video ka o mag-popoto. So, per photo, HDR, webcam, touchscreen, RAW, 1080, live streaming, data overlays. So, guys, bigat siya kasi medyo makapal siya. Ko, moving din ito eh. Hindi. Ang freebies pala nito, bali tempered lang. Ito dito, pati dito, tempered glass. Kasi, para hindi magasgasan. Kasi pag nagasgasan pala ito, nagiging permanente na pala. Kaya, baka makasagabal pa pag kumukuha ka ng videos. So, guys, sa susunod kong video,
ito na ang gagamitin ko. So hopefully makuha natin yung magandang settings niya. Manonood na lang tayo ng ibang tutorial sa YouTube. So guys, sana supportahan niyo ako. Sa susunod na aking videos, ito na ang aking gagamitin. So guys, thank you sa panonood. God bless.